afternoon po, mga car owner, mga parekoy. Meron po tayong isang ginawa dito na isang Kia Panoramic na 4x2. Ang naging problema po nito, mga parekoy, ay overheating. Ang naging sira po niya ay masyadong naging malaki. Gawa po ng naging kapabayaan, hindi po niya na-check agad yung kanyang mga hose sa kanya pong cooling system. Ang isang problema po nito, mga parekoy, ito lang po ang pinagmulan niya. Ayan po. Kaya po namin ipinakita sa inyo, mga parekoy, upang makita po ninyo ang isang simpleng sira na hindi na dapat humantong sa malaking gastos. Ayan po, mga parekoy, kitang-kita, pumuslit po yung tubig. Yan po ay sinadya ko muna po na hindi palitan upang makita po natin at maipakita sa inyo yung pong simpleng problema na nangyari doon po sa makina na hindi po dapat umabot sa napakalaking gastos. Alam niyo po, mga parekoy, ang nagastos po dito sa mga piyesang ginamit dito o binili ay halos nagkakahalaga po ng 68,000 pesos. Isipin niyo po, mga parekoy, sa simpleng sira lamang po na dapat ay pinalitan lang yung hose na maliit, inabot po ng napakalaking gastos yung po nangyari dito po sa makina na ito. Kaya mga parekoy, isi-share ko lang po sa inyo na dapat po ang inyong makina o ang inyong sasakyan, lagi nyo pong check-checkin yung kanyang temperature gauge. Dito po, ito, ayan po. Kapag po yan ay umangat na doon sa may kulay pula, ibig sabihin po niyan, overheat na po yan. So dapat po, papatayin nyo muna halimbawa yung makina, pumunta kayo sa ilalim, silipin po nyo kung may tumutulong tubig. So kung wala naman po, maaari naman po siguro natuyuan na po siya ng tubig. Kaya mga parekoy, sa pag-aalaga po ng sasakyan, kinakailangan po talaga na medyo listo tayo doon sa pag-testing o pag-bisita o pag-check sa inyong mga sasakyan, lalo na po sa may parting makina. Dahil napaka-importante po, mga parekoy, ng tubig sa radiator o sa makina. Katulad nga po na nangyari na ito, ayan po, dito po, ang simpleng pinagmulan, napakaliit lang po, halos gakarayom lang po yung tagas ng kanyang tubig. So hindi po napansin ng driver, natiyuan po hanggang sa tumirik po yung makina at ang naging resulta nga po ay malaking gastos. Isipin nyo, mga parekoy, nagpalit po yan ng piston ring, liner, overhauling gasket at pinamasin siya pa po yan. So kaya nga po umabot ito halos ng 68,000 ang gastos nito. Napakalaki, mga parekoy. Pero kung tutuusin yung pong problema na yon, kung yung po ay naagapan, o sabihin po natin dapat po ito ay dumaan sa masusing o PMS po na tinatawag, napakamura lang po nun, mga parekoy. Kung hindi po ako nagkakamali, yung po ay siguro nasa mga 30 to 50 pesos lang yung cup na, yung rubber cup lang po na maliit. Yun po ang pinagmulan ng overheat dahil nagkaroon po yun ng butas dahil sa kalumaan, tumapong po yung tubig. Isipin nyo po, halos 50 pesos lang ang naging gastos po dahil napabayaan po yung kanyang makina sa pagtagas po ng rubber cup na yun. Yun po, malaking gastos. Kaya mga parekoy, yung pong panggamit ng sasakyan, hindi po kinakailangan na pumula tayong nararamdaman o nakikitang problema, hindi na po natin pa-check yung ating sasakyan. Dapat po, paminsan-minsan pinapa-check din po natin dahil unang-una ang sasakyan po, hindi naman po yan na masyadong maselan kung tutuusin. Ang kailangan lang po talaga dyan, yung lagi nyo chine-check, importante yung tubig, langis, brake fluid, yan pagdating po sa preno. At yun po, sana maging aware po tayo sa mga ganitong uri ng problema, ng mga simpleng sira. Sana po ay huwag na natin paabutin para hindi po lumaki ang gastos natin sa ating sasakyan. Kaya mga parekoy, sana po may natutunan din po kayo sa senior namin ngayong hapon na ito, para naman po do sa iba nating mga kaibigan na may ari ng mga sasakyan na kagaya po nito, kahit po di gasolina, kahit po diesel, kinakailangan po checkin po natin lagi ang kanyang makina para po hindi na umabot sa malaking gastos. Kaya mga parekoy, sana po may natutunan uli po kayo at
dito po sa aming senior sa inyo. Please lang po, kung mga maaari sana, paki-like and share na rin po at paki-subscribe na rin po ang aking channel. At sa susunod po, meron pa po kami mga isi-share sa inyo ng mga klase ng problema ng sasakyan para naman po aware kayo doon sa inyong paggamit na inyong sasakyan. Pag po kayo bibiyahe ng malayo-layo, alam nyo na po ang inyong gagawin, mga parikoy. Sige po, sa susunod po, makita-kita po ulit tayo. Subscribe po, mga kaibigan. Please po. Thank you.